Hello, Max Park, kamusta kayo? Sabihin natin yung Max Park, pag-uusapan natin lang ang mga signs na konti na lang ang pagmamahal ng lalaki sa'yo. At kung handa na kayong lahat ay mag-start na po tayo, at muli, be inspired! At ang unang signs na konti na lang ang pagmamahal sa iyo ng isang lalaki, hindi na siya malambing sa iyo tulad ng dati. Mas marks pa din ang unang senyales kapag ang isang lalaki ay konti na lang ang pagmamahal sa iyo. Mas marks part, hindi ko sasabihin wala nang pagmamahal sa iyo. Dahil hindi naman ganoon kaagad nawawala ang pagmamahal. Minsan natatabunan lang ito ng galit o ng mga distraction sa paligid niya. Pero naniniwala ako na kahit na ang isang lalaki nang lalamig sa iyo, kahit na ang isang lalaki niloko ka na, o kahit na ang isang lalaki para bang pinagtatabuyan ka, naniniwala ako na may konti pa rin pag-ibig yan, pero konti na lang. Dahil na rin sa mga bagay-bagay na nangyari sa inyo o sa mga bagay-bagay na ginawa mo sa kanya. Mga bagay na dahilan kung bakit ngayon ay konti na lang pagmamahal niya sa'yo. Kaispansin sa mga nakikita mo, mararamdaman at mararanasan mo sa kanya kapag siya ay konti na lang ang pag-ibig sa'yo. Hindi na siya ganun naglalambing sa'yo tulad ng dati. Diba, dati sobrang lambing niya sa'yo. Sobrang sweet niya sa'yo. Lahat ginagawa niya para lang mapasaya ka, para lang mapangiti ka, para lang kiligin ka, para lang iparamdam sa'yo kanyang pagmamahal. Pero ngayon ka-inspired. Para bang kailangan pilitan pa, kailangan magtampo ka pa, at talaga namang hindi niya ito binibigay ng kusa na lang bigla. Kailangan may gawin ka pa. Konti na lang siya kung maglambing sa'yo. Hindi siya masyadong sweet tulad ng dati, ka-inspired sa isang mga sinyales ng isang lalaki ay konti na lang ang pag-ibig o pagmamahal sa iyo. At ang palawang sinyales, mga kaspad, na konti na lang ang pagmamahal sa iyo ng isang lalaki, minsan na lang siya kung magparamdam sa iyo. Yan ang pangalawa, ka-inspired. Kung noon talagang napaka-needy niya sa iyo, kung noon lagi siya nagpaparamdam, palagi siyang may message, mabilis siyang mag-reply, at palagi kanyang in-update, at lagi siya nagpaparamdam sa iyo. Pero ngayon ka-inspired dahil sa konti na lang ang pagmamahal niya sa'yo, ay wala na siya halos ganang magparamdam sa'yo. At napakatagal niya na rin mag-reply o mag-message sa'yo. Ka-inspired. Ganyan ba ang nararanasan mo? At namimiss mo ba yung dating siya? Noon, napaka-sigasig niya sa'yo. Napaka-agresibo niya sa'yo. At talaga namang ka-inspired, ramdam na ramdam mo yung pagiging needy niya sa'yo at yung pagmamahal niya sa'yo. Tipong hindi siya mapalagay kapag hindi ka nag-reply. At hindi mapalagay ang araw niya kapag wala kang mensahe o hindi kayo nakakapag-usap na dalawa. Pero ngayon, okay lang sa kanya kahit wala kayong usap. Ngayon, okay lang sa kanya kahit di ka mag-reply. Okay lang sa kanya ngayon kahit di kayo, sabihin natin, magpalitan ng mensahe sa kung saan man kay inspired. Ibig sabihin lang yan, konti na lang pagmamahal sa'yo ng lalaki dahil minsan lang siya magparamdam sa'yo. Kasi kapag mahal ka ng sobra ng isang lalaki, o sapat yung pagmamahal niya sa'yo, hindi yan mapapakali na hindi magparamdam sa'yo. Dahil mahal ka. Pero dahil hindi na sapat, hindi na tulad ng dati, sigurado ka inspired, may magbabago talaga. At isa na nga yun sa mga magbabago, hindi siya masyado magpaparamdam sa'yo. Bakit? Ang isa mga dahilan ay dahil ang isip niya ay hindi na nakapokus sa'yo. Hindi ka na priority. Mas inuuna niya na ang ibang bagay kaysa sa'yo. At hindi kanya na masyadong naalala. At wala siyang masyadong nararamdamang pagkasabik sa'yo. So, yan ang mga dahilan kung bakit ang isang lalaki ay minsan na lang magparamdam sa'yo. Minsan papilit pa. Minsan hindi pa bukod sa puso. At minsan napilitan lang sa inspired. So, sa mga signals ng isang lalaki ay konti na lang ang pagmamahal sa iyo. At ang pangatlong signs, mga kaspad, na konti na lang ang pagmamahal sa iyo ng isang lalaki, wala siyang ganong pake kung nasasaktan ka. Yan ang pangatlong inspired kung noon. Napakahalaga sa kanya ang damdamin mo. Kung noon, napakahalaga sa kanya ang kung nasasaktan ka, kung maligaya ka, kung nalulungkot ka, pero ngayon ka-inspired bang iba na. Bakit? So pagkat ka-inspired ngayon, wala siyang masyadong pakialam sa nararamdaman mo. Alam niya na nasasaktan ka. Alam niya na nalulungkot ka. Alam niya na nadudusa ka dahil sa ginagawa niya. Pero natitiis ka na niya ngayon at kaya ka na niyang pabayaan o kaya ka pa niyang iwanan ka-inspired. Ang pangatlong senyales ng isang lalaki ay konti na lang ang pagmamahal sa iyo. Dahil kung sapat pa o kung sobra pa ang pagmamahal niya sa iyo, maniwala ka sa akin, ka-inspired, palagi yang may care sa nararamdaman mo.
Pero baka sabihin ng iba, eh, kayong squad yung boyfriend ko, yung asawa ko, eh, nag-ano pa naman sa akin eh. Sabihin natin, siguro may pakilam pa rin sa nararamdaman ko kasi tinatanong niya ako. O kaya naman, pinapatahan niya ako. O kaya naman, di ba? Pero minsan kasi, ano lang eh, awa na lang eh. Diba? Awa na lang. Kaya kasi sabi ko sa inyo na huwag niyong masyadong ipagpilitan ang sarili niyo at huwag kayong maghahabol sa isang lalaki kung ayaw na sa inyo. Kasi mahirap naman na balikan ka niya o ipagpatuloy niya ang pakikipagrelasyon niya sa iyo dahil lang sa awa. Nakakaawa ka kapag gaganon. Ayaw mo ba na balikan ka ng lalaki dahil sa naramdaman niya muli ang pagmamahal niya sa iyo? Ka-inspired. Sa yun sa mga sinyalis ng isang lalaki ay konti na lang ang pagmamahal sa iyo. Wala siya masyadong pakialam kung ano ang nararamdaman mo, kung nasasaktan ka, at kung ano ang nasa isip mo ka-inspired. Yung signals mag-spark na konti na lang ang pagmamahal sa iyo ng isang lalaki, nagagawa ka na niya ngayong tiisin at pabayaan. Yan ang pang-apat ka-inspired, pinapabayaan ka na niya. Tinitiis ka na niya at para bang wala ka ng halaga. Ikaw mismo ang nakaramdam, ikaw mismo ang nakita at nakakaranas ngayon sa buhay mo sa ginagawa niyang ganyan. Ka-inspired, kapag ganyan ang isang lalaki, ay huwag kang maghabol at mag-no contact ka na lang muna. Huwag mong ipakita sa kanyang masyado ka nababayo sa kanya at para bang pinagpipilitan mo ang sarili mo sa kanya, tipong talagang lahat gagawin mo kahit magmukha ka ng tanga, ka-inspired, mas lalong mawawalan ng gana sa iyong lalaki. Kaya kung ganyan ang lalaki sa iyo, initiis ka, pinapabayaan ka, ay hayaan mo muna siya para siya ay makaramdam ng halaga mo, kahit konti man lang, kahit pa konti-konti man lang. Dahil di ka maghahabol sa kanya. Sa pamamagitan niyan, maiisip ka niya. Maalala niyang kalagayan mo. Baka maging concern siya sa nararamdaman mo. Dahil wala kang paramdam sa kanya. Ang curiosity ng isang tao ay talaga lang makapangyarihan. Lalo na kapag ito'y kumukulit sa utak niya, kaya yan ang gawin mo. Huwag kang maghabol, huwag kang magparamdam. Kung ang isang lalaki, pinapabayaan ka na o tinitiis ka na. Dahil hindi naman makakatulong ang paiyak-iyak mo. Hindi naman makakatulong ang pahabol-habol mo. Hindi makakatulong ka-inspired kung patuloy mong ipapakita sa kanyang kabaluan mo. Mas lalo lang siyang mata-turn off sa'yo at bababa ang value mo sa mga mata niya, sa puso niya at sa isip niya. Kung ayaw mong mangyari yung ka-inspired, kailangan magkaroon ka ng respeto sa sarili mo. Magtira ka ng respeto sa sarili mo. Patuloy mo paling mahalin ang sarili mo. At kung ginaganyan ka ng lalaki, ay huwag kang maghabol sa kanya. Pero isa yung sa mga sinyales na konti na lang ang pagmamahal sa'yo ng partner mong lalaki, ka-inspired. At ang panglimang signs, mga ka-inspired, na konti na lang ang pagmamahal sa iyo ng isang lalaki, hindi mo na maramdaman ang pag-ibig niya. Yan ang panglimang ka-inspired, ikaw na mismo. Hindi mo na maramdaman na mahal ka niya. Hindi mo na maramdaman na mahalaga ka sa kanya. Hindi mo na maramdaman na may pag-ibig pa siya sa iyo. Hindi mo na maramdaman na may care pa siya sa iyo. Noon, lahat ramdam mo eh. Lalo na nag-uumpisa pa lang. Talagang todo-todo yung lalaki sa iyo, di ba? Talagang todo bigay sa'yo, todo effort, talagang napaka-aggressive, at talagang ginagawa ang lahat para sa'yo. Ramdam na ramdam mo ang pagmamahal niya sa'yo, pati na ang pag-ibig at pagsuyo niya sa'yo. Talaga naman sa pagdaan ng panahon at sa kasalukuyan ngayon ay para bang nagbago ang lahat sa isang iglap dahil sa mga dahilan na kung ano man ang dahilan na kayo lang nakakaalam. Ka-inspired sa isang mga sinyalis na dapat mong mapansin at alam kong mararamdaman mo yan. Ikaw na mismo ang makaramdam at mapapaisip at mapapasabi sa sarili mo na siya ay hindi ka na gaanong mahal. Na hindi mo na maramdaman ang pagmamahal niya. Ka-inspired, kapag ganyan ang nararamdaman mo, eh, masakit talaga. Pero, yung sakit na yan, nararamdaman mo dahil sa pinapakita ng partner mo, yan ang gamitin mong gasolina upang patuloy ka pang lumaban sa buhay. Yung mga nararamdaman yung paghihirap ngayon sa relasyon, yung mga nararamdaman yung sabihin natin sakit sa damdamin sa isang relasyon dahil sa ginagawa sa inyo ng partner nyo o dahil sa kung anuman dahilan kung bakit nasisira ang relasyon nyo, yan ang gamitin nyong upang motivasyon sa inyong mga puso upang kayo magpatuloy pa sa buhay at upang bumawi sa mga susunod na pagkakataon sa ibang bagay sa ibang tao. Huwag kayong sumuko dahil hindi yan ang katapusan ng mundo. Hindi pa yan ang katapusan ng buhay mo. Merong Diyos, lumapit ka sa Kanya. Magtiwala ka sa hinaharap, magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa mga pwede pang mangyari sa'yo. Huwag kang maging negatibo. Palagi kang mag-isip ng positibo. Tulungan mo ang sarili mo na maging matapang ka. Dahil kung ganyan ang isang lalaki sa'yo, dapat magpakita ka ng katapangan. Dahil kung ganyan ang isang lalaki sa'yo, at magpapakita ka pa ng kahinaan, katuwagan, paghahabol, pagkabalaw sa kanya,
mas lalo ka nang iiwan. Mas lalo siyang magpapahabol sa'yo at mas lalo siyang mawawalan ng respeto sa'yo at pagmamahal. Ayon sa pansin sa mga senyales, kapag ang isang lalaki ay konti na lang talaga ang pagmamahal sa'yo, ikaw mismo mararamdaman mo yan. Kapag naramdaman mo yan, pakiusap. Bigyan mo muna siya ng space upang makapag-isip-isip kayong dalawa dahil sa isang mga senyales na konti na lang ang pagtingin niya sa'yo. At ang pang-aming senyales, mga kasupad, na konti na lang ang pagmamahal sa'yo ng isang lalaki, tamad na siyang mag-effort para sa'yo. Yan ang pang-aling kayong spad. Ayaw niya ng kumilos para sa'yo. Wala siyang pakialam kung maging masira ka sa kanya o hindi. Okay lang sa kanya kung masira kayo. Para bang tamad na siyang mag-effort sa'yo. Wala na siyang gana sa'yo na hindi na nga gano'n nagpaparamdam eh. Hindi na naglalambing gaano. At talaga namang para bang wala ka nang maramdamang pagmamahal sa kanya. Kapag ka ganyan, tamad na yung mag-effort. Lahat yan mararamdaman mo dahil tamad siyang mag-effort. Tamad niyang ipakita sa'yo, tamad siyang iparamdam sa'yo. Dahil wala na nga masyado, konti na lang. Ano pang i-effort niya? Alaman lokohin niya yung sarili niya. Alaman pekein niya yung sarili niya. Magpakapeki siya sa mga effort niya sa'yo. Gusto mo ba na hindi siya magpakatotoo sa'yo? Mas lalo kayo mahihirapan niyang kapag ka naglulokohan kayo. At least nagiging totoo siya sa'yo. Eh, kasi yung ibang lalaki, di ba? Yung ibang lalaki, imbis na magpakatotoo, nagpapakapeke. Kahit hindi na nila mahal yung babae, tuloy pa rin. Bakit? Eh, may nahihita sila eh. Anong nahihita? O, halimbawa, companionship. O sabihin natin, yung babae kasi nakakatulong sa buhay niya. Sa pera. Sa koneksyon. O yung babae kasi dahil okay yung sex life niya, yung loving niya dahil sa babae na yon. O kaya naman, wala siyang makuha ang iba. Pero totoo, konti na yung pagmahal niya. Maging totoo sana. Kaya inspired sa mga sinyales na ang isang lalaki, konti na yung pagmamahal sa'yo. Tamad na siyang mag-effort, nagagalit ka na, nagtatampo ka, pero wala siyang pakialam. Pinagtatalunan niyo yan, at talaga namang ka-inspired. Kahit na ano pang galit mo, tampo mo, lungkot mo, sakit na maramdaman mo, ay para bang wala na siyang pakialam. At kahit anong gawin niya, ay ayaw niya nang mag-effort sa'yo, ka-inspired. So, Max Pudilong po, maraming salamat mga support sa pagtapos ng vlog na ito. Please, huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi po nag-subscribe, subscribe na po mga kasupan, click na rin po notification bell upang maging update po kayo pag may bago po akong upload. At sa mga gusto magpa-coaching at magpa-advise, ay message na po ako sa akin Facebook, mga kasupan, pakichat po ako upang mapag-usapan natin ang inyong mga problema sa pag-ibig. Maraming salamat mga kasupan, mag-ingat kayong lahat. Ayan po yung FB ko kay Inspired. Pakihanap lang po yung profile picture na yan. Maraming salamat mga Inspired. Maging ito yung lahat. At muli, be Inspired!